Hindi sangayon si Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan ng ilang mambabatas na pauwiin na lang sa China, si Ambassador Huang Silian. He's the Ambassador of China, so he will always state the Chinese position. It doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. I think Ambassador Huang is just doing his job. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative. Umugong ang mga panawagang pauwiin si Ambassador Huang matapos ang sunod-sunod na pangaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shore. Gate naman ng Chinese Embassy, ginagawa ni Ambassador Huang ang lahat para mapabuti ang ugnayan na parehong pahikinabangan ng Pilipinas at China. Isinusulong ng Korte Suprema na pababain pa ang piyansa para sa mahihirap na akusado sa mga krimen. Bahagi ito ng programa ng gobyerno para ma-decongest ang mga kulungan at mapabilis ang proseso ng paglilitis sa mga kaso. May unang balita si Salima Refran. Bilang pamasko, bumisita sa Bilibid ang Korte Suprema na kinatawa ni Associate Justice Midas Marquez. Bukod sa pag-abot ng mga donasyon, nakalaro ng basketball ng mga taga-hudikatura ang mga persons deprived of liberty ng medium security compound. Nais si Chief Justice Alexander Gismundo na mas paigtingin pa ang pagbisita sa mga kulungan ng mga hukom tulad nito. Para maintindihan ko anong status ng mga nakabilanggo, maintindihan kung kailangan na silang palayain o hindi pa. Matagal na ginagawa ng Supreme Court yan. Pero palalakasin pa natin yung bagay na yan para makasiguro tayo mabilis ang pagproseso ng mga bilanggo kung kailangan mapalabas na sila sa pigitan. Sa nagdaang National Jail Decongestion Summit, pinag-usapan ang posibilidad na pababain pa ang reduced bail na ibinaba na nga hanggang 10,000 piso para sa mga mahihirap na akusado. Pero kahit ibinaba na, hindi pa rin daw ito kaya ng mga akusado. Nalaman ko yan nung court administrator pa lang ako. Minsan kahit bail na 3,000 pesos, hindi nila kaya nga hindi sila makakuha eh, no? Kasi kung wala silang pera at nag-akusado ka, eh sino magpapautang sa iyo? 'Di ba? Kahit 3,000 lang yan. The court is closely coordinating with the Department of Justice to revise the guidelines on bail. Maaring mapagaan natin yan, mapababa. We're further exploring of revising the guidelines on bail bond para nga mas magaan at maging affordable. Nagigipagtulungan na rin daw ang Korte Suprema sa legislatura para sa paggawa at pagpapalakas ng mga batas. Pag nabago yan, batas na yan, maaaring maraming kasong hindi na kailangan ng piyansa. Magkakaroon na palalakasin daw nila yung batas sa tungkol sa recognizance ng akusado ay hindi na kailangan magpiyansa. Meron na isa o dalawang tao na gagarantiya na siya isisipot sa bawat paglilitis hearing ng kanyang kaso. Palalakasin din daw ng Korte Suprema ang kadalamang mekanismo para sa mabilis na pagbibigay ng hustisya sa bansa sa pamamagitan ng mga electronic filing system at pagkakaroon ng mga hukom na mag-iikot sa mga lugar na mabibigat ang caseload. Ito ang unang balita sa Rima Refran para sa GMA Integrated News. Ang chika ngayong Tuesday morning, aangkas na si 2023 Miss Universe Philippines Michelle D sa intense action scenes sa Black Rider. Sa Instagram ng GMA Network, spotted ang arrival ni Michelle para sa day one ng shoot niya sa Kapuso action drama series. Sa kanya namang IG broadcast channel, shinare ni Michelle ang throwback picture ng pagganap niya bilang si Freya sa drama fantaseryeng Mga Lihim ni Orduha. Sabi ni MMD, a new assassin is about to emerge daw sa Black Rider. Nice, can't wait! Man, I'm such an adrenaline junkie. I was like, I want to be on that show. Pero syempre, lumaban muna tayo. Pinaglaban muna natin ang Pilipinas. I'm so excited for my role. Nako, abangan niya yan. Igan, hindi lang sa kalsada ramdamang holiday rush, kundi pati rin sa airport. Patuloy kasi ang pagdating ng mga balikbayan at dayuhan na magpapasko rito sa Pilipinas. Live mula sa NAIA, may unang balita si Nico Wahe. Nico! Igan, magandang umaga. 6 na araw na lang ay Pasko na, kaya naman mas marami pang mga kababayan natin ang nagsisiuwian sa bansa para rito mag-celebrate ng Kapaskuhan. May iba nga na nagsama pa ng ibang lahi para maranasan ang Paskong Pinoy. Mahigpit na yakap, matatamis na halik.
Yan ang sinalubong ng nanay ni Lea sa kanya nang muli silang magkita matapos ang 11 buwan. Nagtungo kasi si Lea sa Canada para mag-aral at bumalik sa bansa para rito magpasko at bagong taon. Excited ako mag-Christmas dito sa atin kasi sobrang ibang Christmas dito sa atin compared sa ibang bansa. Like, yung preparations nila sobrang ibang-iba sa atin. January 7 ulit babalik si Lea sa Canada para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Si Nerissa naman na isang OFW, isinama pa ang kanyang mga amo mula Kenya para maranasan ang holiday sa Pilipinas. Ang mga amo paraw niyang nagpresenta na rito magpasko. Masaya ka rin kasi mas ibang lahi sila na ano nila yung feelings mo na kailangan mo yung family mo na makasama for Christmas. Yun. Sisiguraduhin daw niyang magiging memorable ang first time na Paskong Pinoy experience ng kanyang mga amo. E alam naman ba ng kanyang pamilya na uuwi siya? Hindi. Kaya nga sabi ko, secret to me. Kaya nga, hindi ka musta na lang sa family ko sa Laguna. Iba naman ang plano ngayong Christmas ni Cheryl. Umuwi siya ng bansa, hindi para rito magpasko. Actually, fifetch ko lang yung mga anak ko for vacation. Dadaling ko sa Singapore. Apat na taon na raw niyang hindi nakakasama ng Pasko ang kanyang mga anak. Kaya kahit saan pa raw sila mag-celebrate, basta magkakasama, ay walang problema. Tunay na nakakamiss daw talaga ang Paskong Pinoy. Nakakamiss din, syempre yung father ko nandito, yung mga bata, mga in-laws, ganun. Pero iba rin yung kasama yung mga anak. Igan, sa kabila naman ng bagyong Kabayan, na ngayon ay isang low pressure area na lang, ay wala pa nga nakakansilang flight, mapa domestic man o international. Live mula rito sa Pasay City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Nagsisimula na rin mag-uwian ang ilan nating kababayan sa mga probinsya para sa Pasko. May nasasakyan pa kaya sila? Alamin sa unang balita live ni James Agustin. James? Susan, good morning. Para iwas sa siksikan sa dagsa ng mga pasero, maging sa mga traffic, meron tayong mga kababayan na piniling maaga umuwi na sa kanilang probinsya. So, sulitin daw, Susan, yung kanilang bakasyon kasama ang pamilya ngayong darating na Pasko at bagong taon. Handang-handa na rin yung mga pamunuan ng bus terminal dito sa Cubao sa dagsa ng mga pasahero at yung ilan niya sa kanila ay nag-apply ng special permit sa LTFRB para madagdagan yung mga bus units sa bumabiyahe. Ngayon pa lang ay pauwi na sa Naga City, Camarines Sur ang magkasintahang Jerry at Gemali. Nag-leave na raw sila sa trabaho para masulit ang bakasyon sa probinsya, kasama ang pamilya ngayong holiday season. Mahirap po talaga. Kaya nag-decide na po kami na mas maagang umuwi. Para hindi na maabutan ng traffic. Susulitin po yung New Year na kasama po yung pamilya, saka po kompleto po. Para po sa susunod na taon, meron pong memories na mababalikan kapag New Year po. Si Aling Milagros kasama naman ang kanyang mga apo na bumiyahe galing sa Daet, Camarines Norte. Hanggang bagong taon na raw sila rito sa Metro Manila. Ay, mahirap po talaga kasi pag na standing position ka na. O nakatayo ka sa mulang Daet hanggang dito. Kasi siksikan ni. Maraming bumibiyahe na papunta dito ng Maynila. Ayon sa pamuno ng terminal, inaasahan nilang dagsa ng mga pasahero sa mga susunod na araw. Kaya nagdagdag na rin sila ng bus units na babiyahe. Yung ibang rota po namin, kinuha po namin ng special permit. Inaasahan nyo dagsa talaga ng pasahero? Opo. Inaasahan na po namin yung mga, dahil yan po ay bawat peak season po ay pinaghahandaan po namin yan. Panayang ikot ng mga security personnel ng bus terminal bilang paghihigpit sa seguridad. Sa bus terminal lamang ito, sa entrance pa lang iniinspeksyon na ang gamit ng mga pasahero. May mga maaga na rin pauwi sa kanilang probinsya. Kabilang ang estudyanteng si Jane Rose na biyaheng San Jose, Nueva Ecija. Mas pinaaga ko kasi para iwasiksikan tsaka hindi masayang yung bakasyon ko. Kasi sa next year, pasukan na ulit eh. So, susulitin ko po. Handang-handa na raw ang bus terminal sa dagsa ng mga pasahero, lalo na yung pauwi ng Bulacan at Nueva Ecija. Nag-apply na rin sila ng special permit sa LTFRB para madagdagan ang biyahe pa San Jose, Nueva Ecija. Maaring dumagsa ang pasahero sa Friday. Kasi nga, yung Monday, alam natin, yun ang Christmas. Naka-regular general check-up yung mga bus namin, yung mga unit namin. Halos weekly, general check-up namin yan para mapaghandaan yung
itong darating na peak season, itong Christmas at New Year. Samantala, Susan, dito sa bus terminal na ito sa Cubao, ang ibang biyahe pa Nueva Ecija at Bulacan ay marami naman daw talagang bus units, kaya ilang biyahe lang nila yung inapplyan nila ng special permit. Kung sakali man daw na sobrang haba ng pila ng mga pasero na inaasahan naman talagang senaryo sa darating na Biyernes ng gabi, ay handa naman daw tugunan yan ng pamunuan ng bus terminal, at ang pagsisiguro nila ay magdadagdag sila ng mga bus units at hahabaan din nila yung oras ng kanilang operasyon para maisakay yung mga pasero na posibleng maipon dito sa terminal. Yan muna yung latest mula rito sa Cubao sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Bakas ang pananalasa ng bagyong Kabayan sa ilang bahagi ng Mindanao. Naperwisyo ng baha ang mga residente at nasira ang mga pananim. Live mula sa Hinatuan, Surigao del Sur, may unang balita si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kent? Igan, bagamat low pressure area na lang ang dating bagyong Kabayan, dama pa rin sa ilang lugar sa Surigao del Sur ang epekto ng bagyo. Rumagasa ang tubig sa sapan ng Sitio Hamigit, Barangay Central sa bayan ng Manay, Davao Oriental, bunsod ng masamang panahon na dala ng bagyong Kabayan. Nagsagawa ng rescue operation ng BFP Davao Oriental sa Sitio Libdong. Matapos umabot ng hanggang tuhod ang baha, kinarga ang mga senior citizen upang mailabas sila sa kanilang mga bahay. Ayon sa PAGASA, naglandfall ang tropical cyclone Kabayan alas 9:30 kahapon sa Barangay Concepcion, Manay, Davao Oriental. Binahari ng barangay poblasyon sa bayan ng Caraga, Davao Oriental, kaya agad na inilikas ang mga residente. Inuna ang mga natrap na residente at dinala sila sa mga evacuation center. Sa bayan ng Lamiawan, nasira ang footbridge na nagdurugtong sa Barangay Pichon. Sa Hinatuan, Surigao del Sur, malalaking alon na sinabayan pa ng tila sumasayaw ng mga puno at malakas na ulan ang naranasan kahapon ng umaga. Mabuting bago pa manalasa ang bagyo, nailigas na ang mga nakatira malapit sa coastal area para makaiwas sa posibleng pinsala ng bagyo. Sa Lianga, Surigao del Sur, ilang bahay ang binaha dahil sa malakas na ulan. Ang mga pananim nasira din dahil sa baha. Nasa 200 na pamilya na ang inilikas sa Barangay Payasa. Pagka 5 o'clock in the morning, inilinaw naman ang panahon akong with the permission of the municipal executive. Okay man sila og ang sa disaster, ako silang giallow pagpauli, pero pagka 6:30 tibalik na pod kadaot ang tempo mo nang namalik na pod diri sa evacuation center. Si Jeffrey, pinagkasya na lang sa kanyang tricycle ang mga gamit na pwede pang maisalba. Karga na mo sir kay dito sa mo, pero tinaman na ko ang baha gud mo. Kanya among mga gamit na mo amo na lang gidala diri ang among makaya na mo madala, pero ang uban na mga gamit para sa mong balay. Nahihirapan namang makalabas ang 63-anyos na si Lola Bernandita matapos tumaas hanggang tuhod ang baha. Yung pinamimti lang, kalinog, kabagyo, baha, dapat garugit na. Ito ang unang balita. Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao para sa GMA Integrated News. Sa Eastern at Central Visayas naman, daan-daan pasahero ang naperwisyo kahapon dahil sa bagyong Kabayan. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Alan? Yeah, Susan, balik na sa normal operation ang mga pantalan dito sa Cebu City ngayong araw matapos bawiin ng Philippine Coast Guard ang direktiba na nagkansila ng biyahe ng mga barko. Kasama ang Cebu sa mga lugar na unang isinailalim sa Signal No. 1, maraming pasahero tuloy sa Pier 1 ang siksikan. Karamihan ay abala sa pagparibok ng kanilang tiket. Kasama sa mga stranded na pasahero, ang mahigit 100 miyembro ng Boy Scouts of the Philippines na galing Iloilo at pauwi na sana sa Surigao. Pansamantala silang nanuluyan sa Cebu City Sports Center, kasama pa ang mahigit 200 stranded na mga pasahero. Uya kami pababayain ni City Mayor Rama o ingon man sab sa DSWD nga mao'y nagkupkup sa amo nga girescue kami from Terminal Port No. 1 nga sa Abiliana Sports Complex. Sa datos ng Philippine Coast Guard, aabot sa 1,295 ang na-stranded na mga pasahero matapos hindi payagang makabiyahe ang 34 passenger vessels sa Central Visayas. Nasa 200 rolling cargoes din
ang hindi pinayagang pumalaot. Very strict po tayo dyan. Nasa memo circulars po natin na bawal po talagang lumayag. Pinagbabawalan po lahat natin ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat para lumayag. Ayon sa monitoring ng OCD 8, 454 naman na mga pasahero ang na-stranded sa mga Pantalan sa Leyte at Southern Leyte. Ito'y matapos hindi pinayagang bumiyahe ang 9 passenger vessels at 157 rolling cargoes. Alas 5 kahapon ng hapon, nagpalabas ng notice to mariners ang Coast Guard Station Central Cebu na nag-lift na ng suspension order. Ngunit nilinaw ni Commander Mariano na dahil sa gale warning, bunsod ng Northeast Monsoon, Shearline and LPA bawal pa rin ang paglalayag ng mga barkong nasa 250 gross tonnage pababa. Susan, sa mga oras na ito, patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga Pantalan dito sa Cebu City para makahabol sa kanilang naunsyaming biyahe dahil sa bagyo. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang probinsya ng bansa. Abangan mamaya dito sa Central Visayas ang GMA Regional TV Live alas 8 ng umaga pagkatapos ng unang hirit. Susan. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dumarami na ang mga namimili sa Divisoria na gustong makatipid sa kanilang pang-exchange gift at pang-OOTD sa Pasko. Kumustahin natin ang presyuhan doon live. Mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene? Good morning, Susan. Ikaw ba ay nakapag-Christmas shopping na? Kung hindi pa, halina kayo dito sa Divisoria dahil samot-sari yung mga mabibili rito sa murang halaga. Dumarami ng araw yung mga dumarayo rito para mag-Christmas shopping. Anim na tulog na lang, Pasko na. Kaya naman dumarami na ang mga namimili rito sa night market sa Calle Ilaya sa Divisoria, Maynila. Marami sa kanila ay dumaraan dito matapos makinig ng misa sa kalapit na Santo Niño Church gaya ng magkakaibigang ito. Galing po kami sa imbang gabi. Tapos niyaya po nila ako. Bumili ng pancake gift. Kung panregalo lang din naman kasi, napakaraming pwedeng pagpilian dito sa Divisoria. Gaya ng mga ukay-ukay na mabibili sa 15 pesos lang. Mabenta raw ito lalo ngayong magpapasko. Marami ba pag magsisimbang gabi tapos madaling araw, ganun. Meron ding mga bagong damit pambata, t-shirt, sando, blouse, dress, sapatos at sombrero. Mas marami po ngayon kaysa po yung nakaraan. Marami po yung tao, marami pong bumibili lalo pag simbang gabi. Marami ring mga laruan na 25 pesos lang. Kung ang North Pole may Santa Claus, ang Divisoria ay may Brian Claus. Pero hindi niya ipinamibigay ang mga laruan ha. Mabibili ang mga tinda niya sa halagang 150 pesos pataas, depende sa klase. May manika, lutu-lutuan, kotse-kotsehan, action figures at iba pa. Yun nga lang, mahina raw ang benta nila ngayon. Sa ngayon po, masabi po ang tumal po. Hindi po nakagaya po ng nakaraang taon. Ang dami po. Ang dami pong tao. Kasi may mga online na po kasi tayo. Bali, doon na rin po kasi mga umano yung mga customer. Kaya sana raw, dumami ang mga mamimili ngayong papalapit na ang Pasko. Wala naman daw silang balak magtaas ng presyo. Makakatawad pa raw ang mga bibili. Susan, 24 oras bukas yung stalls dito sa Calle Ilaya sa Divisoria. Kumbaga ay all day, every day. Kaya anytime pwedeng pumunta yung mga mamimili rito. Yan ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Nakasaya ang cast ng Abot Kamay na Pangarap sa pamaskong event ng GMA Pinoy TV at One Network sa Japan. Malamig man ang panahon, hindi nagpatinag ang cast para maiparamdam ang Christmas spirit sa mga GMA Pinoy TV subscribers sa Nagoya. May pa-meet and greet si na Jillian Ward, Ken Chan, Richard Yap at Carmina Villaruel sa day one. Sa day two naman, may kanya-kanya silang performances at meron ding dance showdown. Naki-join din sa pamimigay sina Pinky Amador at Kazel Kinochi. Thankful ang kasa, naging mainit na pagtanggap sa kanila. Grabe yung success ng show na to. It's my first time here in Japan at talagang ramdam na ramdam mo yung warm welcome ng mga Global Pinoy. Sobrang lamig dito ngayon. Pero pumunta po sila sa dalawang araw na event po namin dito. Grabe po ang mga Global Pinoy. Maraming salamat po sa inyo.
Oo, kahit malamig na warm yung hearts ng mga Pinoy doon dahil sa kanila. Samantala, may ibinahagi si megastar Sharon Cuneta sa Fast Talk with Boy Abunda tungkol sa relasyon ng mag-amang Gabby at Casey Concepcion. Because for the first time in all her life, Christina will be spending Christmas with her papa. Aww. They've never had a Christmas together. They're really close now. Sweet! Happy raw si Mega sa magandang relasyon ng dalawa. Natanong din ni Tito Boy kung bakit sobrang sipag ni Sharon. Ang sagot niya, I love my job. Wow! Samantala, pinuri ni Mega ang pagiging professional ni Alden Richard sa movie nila na Family of Two na na-showing na this December 25. Mas napadali raw ang pag-anap niya sa role ni Maricar dahil sa kanilang relationship ni Alden. It was easy for me because also I think yung relationship na develop between me and Alden, he's really like my son in real life. He's good, very good actor. Here, he was so natural and effortless. Napadali yung trabaho ko dahil siya yung ka-eksena ko. At bukod sa Family of Two, mapapanood din sa Metro Manila Film Festival sa December 25 ang Firefly na produced by GMA Pictures at GMA Public Affairs. Bida dyan sina Alessandra De Rossi, Ewan Mikael, Isabel Ortega, Miguel Tan Felix at Dingdong Dantes. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.